Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And today, pakita ko sa inyo kung unsaon nga magdaro. Okay guys, muna ito naman nga daro karon. Huwag tanawan nyo guys. Okay? So, medyo kurog lang guys, no? Atong pagka-video. So, muna kinabuhat yun sa bukid guys. So, magdaro. Liwala sa kainit. Sa panahon, pero kayahon tungod sa panginabuhi. Okay. So, mayroon simple kung kinahoy rin guys. Sigkapoy, no? Pero enjoy lang yapon ang kinabuhi. Charot. So, unta sa mga mudaganay, mga politiko karon, mga aspirant politician. Sana inyuntang tagad akong pagtagad ang mga mag-uuma, no? Labi na sa mga pagsuporta sa abono, no? Unta kaning dili unta maabot sa punto nga mahal kay ang abono. Luay intang kay mga mag-uuma unya moy gikinahanglan sa usa ka nasod kasi farming is a backbone of the country. Okay. Ho lake 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 Kurog lang kayong kamera to guys, kaya tayo kamera holder, no? Okay, hey. So, plano na ko ni guys is taniman ng kumay, no? So tinawag siya na upland rice. So kini siya actually humana na ko ni siya og daro last March I think or February, but tungod lagi kay wala na po din siya ng ukay guys, karong pa na ukay. So nanghitabo nanghitabo niya libon naging kay siya, no? So tanawa libon kayo. So nga nag agino na nga tong kabaw. Okay guys. So sa mga may puso dyan, sana i-subscribe niyo po ang aking channel para ma-updated pa kayo sa mga uploaded video ko, coming na pag-upload regarding sa update sa aking pagtanim ng palay dito. Okay, thank you and look. So kung ipakita din niya, no, muna kung naman og daro. So dako-dako gid guys. So pagkaroon init yung kayo, no,
Pero okay lang yan. Like agwantahin. So muna guys no, itong nadaro. So init yung kaya ng itong panahon karon, no? So ano siya, kung kabaw ang daro. Leg. Init talaga guys. Ating magawa kasi hindi tayo nakatapos. Kapag tapos sa pag-aaral, yeah. Yun. Araro tayo. Kaya challenge ko sa lahat ng mga estudyante ngayon, aral tayo, hindi tayo mag pabadlong. Pero hindi naman sabihing pagbaba natin yung farming, kasi kung wala ang farming, wala mga farmers, wala naman tayong makakain. But maganda yung
farming na may mga machinery tayong gamitin. Yung hindi nakalabaw ang gamitin as mga itong ginamit natin as traditional na pag-araro. Pero siguro hindi naman kaya ng machine, no, na gamitin na pang-araro sa dito, lalo na bakilid, bundok ang lupa. Kaya mas prefer kalabaw gamitin. At sana panawagan ko sa ating mga politicians, government, worker, sana bigyan niyo po ng pundo ang farmers, mga farmer, para may pangtustos na naman, no, lalo na sa mga paglagay ng mga fertilizer, no. Actually, pwede naman gumamit tayo ng mga organic, pero sa area namin dito hindi na bunga yung mga mais, humay, kung organic lahat. Kailangan talaga ng mga commercial na abono, kahit punti lang. Pero ngayon, kung mahal ng abono, ang taas ng presyo, nasa 2,000 to 3,000 per sack yung abono. Pero nakita lang ng gasto. Pero wala tayong magawa kasi nagtatanim kami dito sa bukids. Walang kung hindi tayo magtanim, hindi tayo makakain. At advantage dito naman sa bukid compare sa sa mga cities, no. Kami dito mabuhay talaga kung magtiyaga lang, magsikap, tanim, no. Compare doon sa urbanized cities, mga syudad, kung hindi ka magtatrabaho, wala kang trabaho doon, no, ang hirap talaga. Lalo na ngayon na may pandemic, maraming kampanya na nag-close kasi wala na silang malaking kita, no? Kaya best option may pandemic sa bukid, tanim lang, no? Sikap ng sikap ng sikap, kahit init, titisin para may makain. Okay guys, dito lang siguro vlog. Medyo init na, no? Pahinga muna siguro ako ngayon at paliguin ko muna itong kalabaw ko. Maraming salamat at sana mag-subscribe kayo sa aking munting channel. God bless us all.